walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Magandang araw mga idol. Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Welcome sa ating channel, Valerian's Game Yard. Bawa ka lang sa ating channel, please like and subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa darating ko pang mga video. Pag-uusapan natin ngayon mga idol ay ang kung paano malalaman na may sapola ang manok. Paano malalaman na may sapola ang manok at saka kung paano natin magagamot ang sapola. At saka yung mabigat na manok. May sapola yung manok natin, tapos mabigat. Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga idol. Malipot tong aking manok. Ang sapola kasi mga idol na kukuha pag sobra tayong magpakain. Dapat po ang pakain lang natin sa ating mga manok, 35 to 40 grams lang. Meron tayong takalan. Sa susunod kong content mga idol, ipapakita ko sa inyo yung takalan ko. Kung paano gumawa ng takalan na 35 grams at saka yung 40 grams. Ako kasi ang patuha ko lang sa aking mga manok, 35 to 40 grams lang, 40 grams ganyan. Huwag po nating susobrahan doon. Pag sinobrahan natin, doon po nagkakaroon ng sapola yung binababaran po natin ng kakain yung ating mga manok. Sobra po tayo kung magpakain sa ating mga manok. Hinahayaan po lang natin na nandun yung mga pagkain nila. Doon po nagkakaroon ng sapola. At saka po yung laging nakakulong ang ating mga manok. Yan din po, isa rin po yan sa pinagsisimula ng sapola, yung lagi po nakakulong ang ating mga manok. Pinagsisimulan din po yan. Ang sapola po kasi taba. Kumbaga po sa dito po yan nakikita mga idol sa may baba ng puwit. Dito sa may gawiri ito, dito sa may baba. Diyan po nakikita yung alam niyo po bang mga idol yung pag tayo bumili ng karning manok sa palengke, makikita natin yung taba doon sa may parting puwitan ng manok, yung makapal na taba na kulay dilaw. Yun po yung sapola mga idol. Ganun din po ang manok, nagkakaroon po ng sapola sa mga ganito pong manok na panabong, hindi po kailangan na masapola. Kailangan po walang sapola ang manok. Natatanggal naman po ang sapola. Kailangan lang po natin, pag may sapola na po ang ating manok, matigas po kasi mahasalat po natin sa parting puwitan. Pag matigas po siya, yun, may sapola po ang ating manok. Pero matatanggal po yan, matatanggal ang sapola. Ilalagay po natin sila rito sa flying pen. Huwag po natin nahayaan na ang ating mga manok ay laging nakakulong. Dito po natin para po matanggal ang sapola, ilalagay po natin sila sa flying pen para po nakakalipad-lipad sila. Kumbaga po na-exercise sila. Tsaka po natin ilalagay po natin sila sa scratch. Yung pong naaraw-arawan. Yan po, ilalagay po natin sila dyan. Tsaka po dito sa tipi. Yung pong naaarawan sila para na-exercise po sila. Natatanggal po ang sapola nila. Yun po, ganun po ang pantanggal ng sapola. Tsaka po naman doon po sa mabigat na manok. Halimbawa po, ang manok na ito. Ang masapola po kasing manok, tsaka mabigat, mabagal pong kumilos. Kumbaga po sa ano, ang pagkilos po niya, mabagal, hindi po sa mabilis. Mas mabilis pong kumilos yung walang sapola na manok. Para po hindi bumigat ang ating manok, huwag po natin silang bababaran ng tubig. Pag nakita po natin na yung ating manok ay wala na sa timbang, sobrang bigat na niya, huwag po natin silang bababaran sa tubig. Bigyan po lang natin silang tubig na yung saktuhan lang, huwag po natin silang bababaran. Tsaka po na, tsaka kontrolin din po natin sila sa pagkain, huwag po yung sobra-sobra. Iwas sa pola na, iwas pa po sa bigat ng manok. Ganun lang mga idol. O ayan, nakapagbigay na natin sa inyo ng sitong kaalaman. Hanggang dito lang ang lagi nating tandaan ang sabong ay sports lang. Huwag tayo magpakalulong sa anumang uri ng tural. Lagi natin unahin ang ating pamilya. Maraming salamat sa inyong panonood.